Hi guys, good afternoon. Today we're gonna talk about PCOS and pregnancy. Guys, first of all, ang una kong ginawa is nag-install ako ng apps about fertility. So, una kong ginawa is nag-install ako ng OVIA fertility apps. Doon, guys, matatrack niyo kung kailan kayo magkaka-menstruation or kung kailan yung fertility niyo. Para sa akin, ano siya, accurate siya gamitin. Tapos, na-advise ko na rin siya sa isa kong friend na mag-install siya ng ganong app. Kasi talagang maano mo kung matatrack mo kung kailan talaga yung menstruation mo at yung fertility days mo. So, once na-upload niyo na yung app, guys, doon na kayo mag-start. Mag-isip about healthy diet, mag-exercise lagi, everyday, or kahit 3 times or 4 times a week, guys. Alaman ko na may PCOS ako nung nagkaroon ako ng tatlong scenario, guys. Ay, hindi pala. Nung unang scenario, guys. Ang unang scenario nung nalaman ko may PCOS ako is yung, kasi usually yung menstruation ko is 1 to 8 days. Tapos, 1 to 5 days, malakas siya. Pag 5 to 8, ano na lang siya, spotting, yung pahabol na lang. Tapos, nung time na yon is, ano siya, huminto siya ng 8 days. Tapos, 9, 10, wala na akong mens. Pero, nung 11 to 14, bumalik siya, guys. Nag-spotting ako. Tapos, talagang, ano siya, para siyang fresh na blood talaga, parang starting menstruation siya. Kaya nag-worry na ako, kaya nagpa-check up na ako sa doktor nung time na yun sa hospital. Tapos ang sabi ng doktor, wala naman daw. Ang nakita lang daw niya is, mahina yung patak ng menstruation ko, kaya siguro matagal na tapos siya. Kasi siguro related daw sa stress, etc. Yun yung explanation niya sa akin. Tapos binigyan lang niya ako ng pills for 1 month. Para pambalik ng cycle. Yun lang binigay niya sa akin. Tapos, pangalawang scenario ko, guys, nung 2016, December, last menstruation ko is November. Pagkadating ng December is, wala na akong menstruation. Akala ko buntis ako, guys, kasi dati, excited ako pag before menstruation or delayed ako, nag-PPT talaga ako, guys. Kaya lang, always negative. So, parang nakaka-disappoint, always negative. So, nung December, guys, nagtaka ako, bakit wala pang menstruation? So, nag-PT ako nung time na yun, kaya lang, ang lumabas negative. So, nagtaka ako. Kaya, ang ginawa ko, guys, naghintay ako until January, siguro mga January 5, or I think, January 14, naghintay ako nung time na yun. Tapos, wala talaga, negative talaga siya, nakadlong PT ako. So pumunta ako sa OB-GYNE ko. Ang sabi ng OB-GYNE, may PCOS, may cyst daw ako sa right ovary, mga 11, pero maliliit siya na ano, guys, maliliit na cyst, mga 11 cyst siya. Tapos parang hindi ako na contento, pumunta ako sa ibang OB-GYNE para ma-make sure ko talaga. Tapos yun nga, yun din ang sinabi, same thing. Nagpanik ako, guys, sabi ko sa doktor, ano yan, cancer ba yan door, kailangan operahan or surgery? Natawa siya sa akin kasi daw, hindi naman daw kailangan operahan or surgery kasi nawawala siya kusa, bumabalik ng kusa, kasi hormonal imbalance daw, ganun. So sabi ko, ah, okay doc. So ang ginawa niya, guys, binigyan niya ako ng pills na pamparegla nung time na yun kasi hindi ako niregla ng magdo 2 months na eh. So, binigyan niya ako ng pills na pamparegla, guys. Tapos, after na maubos ko yung pills na pamparegla, hindi naman huminti yung regla ko. Tuloy-tuloy pa rin. So, nagpa-check up ako ulit, guys, para makita kung ano naman ang nangyari. Tapos, ang nangyari is, ganun nga, nilistahan naman ako ng gamot para huminto na naman yung regla ko. Kaya parang, napapraning na ako sa kakainom ng gamot. Last year lang, guys, nangyari is, usually, di ba, 8 days yung regla ko. Nangyari, 1 to 2 days, malakas. Tapos, 3 to 8 days, minsan wala, minsan spotting lang, parang brown spotting lang siya. So, nagtaka na naman ako kasi bakit ganun nangyari. Yung parang ano siya ba, every month ganun na siya nangyayari na siya hanggang sa nagpa-check up ako noong May. Pumunta ulit ako dun sa OB-GYNE ko. Tapos, ayun nga, gumawa kami ng ultrasound. Tapos nakita niya last year na may cyst na naman daw sa left ko.
mga tatlo siya, pero makakapal na siya this time. Hindi ako sure, pero mga siguro mga 3 cm yung kapal niya. Kaya yun yung reason kung bakit 1 to 2, malakas siya. 2 to 8, mahina na siya. Tapos ang advice niya sa akin nung dati, naraspahin daw. Pero since na hindi pa ako nabuntis, magbuntis daw muna ako bago raspahin. So sabi ko sa kanya, so okay doc, nag-decide ako na magbuntis muna bago niya gawin yun. Binigay niya sa akin folic acid, tapos pang-fertile na pill. Yung folic acid guys is, pwede mo siyang inumin every day straight yan, every month. Kasi pang ano yan siya, pang prepare ng pregnancy. Yung ano naman, yung vitamin na binigay niya sa akin for fertility is, ano yun, start ng menstruation flow ko ng pang 3 days. Mag-start ako minom nun hanggang 5 days yung akin, yung binigay niya, yung in-advise niya sa akin. So, nag-start ako 30 days ng menstruation flow for 5 days. So, nag-take ako ng guys nung June. Tapos, nung July na naman, nag-PT na naman ako guys kasi akala ko ano naman ako, yun pala negative, na delay lang. Tapos, ano, ayun, na-disappoint na naman ako kasi ano guys. Tapos, August last year guys, yun na nga, nagtaka na ako kasi sabi ni boyfriend, may nagbago daw sa akin. So, parang ina-ignore ko lang, yung parang, ano lang, have fun lang ako, yung parang hindi ko iniisip, hindi ko ini-expect. Tapos, 6 days bago yung menstruation ko noong August, yun, nag-decide na akong mag-PT, guys. Tapos, may lumabas siya na faint line, pangalawang faint line. Pero, hindi pa ako convinced noon, kasi tapos, ginagawa ko noon, pinapasa ko sa mga friends ko para ipakita ko, para ma-justify nila kung talagang positive or negative. Tapos, nung araw na yun, guys, kailangan ko i-meet yung friend ko. Ginawa ko, guys, pumunta ako ng mall. Kasi, dumaan ako ng mall. Bumili ako ng digital one na, ano, na PT. Tapos, pagtingin ko, guys, nakalagay dun pregnant 2 to 3 weeks. Kaya parang, hala, totoo nga, buntis nga ako. Yung parang, hindi ako mapaniwala, guys. Yung parang, wala lang akong feeling. Parang, wala lang talaga. Tapos ano, yung parang relax lang ako, yung parang baka ano lang, baka false positive or ano, relax lang talaga ako, hindi ko iniisip. Tapos, pero pinapasa ko siya sa mga kaibigan ko para ma-convince ba ako na, uy, positive nga talaga siya. Tapos pinost ko nga sa group, sa Picos group, sa Facebook, kung positive or negative. Tapos sabi nila, positive nga daw. Sa kapraningan ko guys, ang ginagawa ko every 3 days guys, nagpi-PT ako, tinitingnan ko kahit yung PT na yung expired na, ginagamit ko pa rin kung talagang positive or negative guys, pero lumalabas talaga siya positive. So every 3 days guys, nagpi-PT ako. Tapos nung na-delayed na ako ng 1 day guys, yun, nag-decide ako mag-PT ulit. Kaya ayun, lumabas positive, doon convinced na talaga ako na positive talaga guys. Buntis nga talaga ako. Tapos ano guys, ito. Siguro nakalima or anima kong PT nung time na yun. Tsaka hindi ko siya expect kasi nag-a-activity pa ako noon eh. Napupunta pa kami ng, nag-ferris wheel pa kami. Nag-a-activity pa kami nung time na yun guys. Kaya parang hindi ko expect na mabuo siya kasi ano ba, yung may mga ginagawa kami. So nag-i-enjoy lang talaga ako the whole time noon. Tapos ayun guys, nung time na nasa Australia ako noon, so bago ako umuwi ng Pilipinas, nung time na yun 5 weeks na pala ako nung buntis na ako, 5 weeks pregnant. So pagdating ko na Pilipinas September 1, nagpa-check up ako agad sa OB-GYN. At yun nga, 6 weeks na ako nung time na yun. Tapos natuwa yung doktor ko kasi ang bilis daw, one cycle lang daw yung ginamit. Tapos ano daw, nabuo daw agad. Kaya natuwa siya, guys. Tapos, ayun, guys. 6 weeks pregnant ako nung time na yun. Tapos, may heartbeat na rin si baby. Until now, guys, going through pa rin yung pregnancy ko, guys. Kaya, ang saya. So, ayun, guys. I'm about 30 weeks pregnant now. And, it's a girl! Sana, guys, next time, guys, kayo din ang susunod. At sana, I'm hoping guys na mangyari din sa inyo one day. Just ano guys, relax lang.
stress-free. Tapos, huwag niyong isipin na, ah, kailangan kong ganito. Yung parang, kasi mapipressure niyo sarili niyo, guys, eh. So, ano lang kayo, parang, wait na lang sa timing na mangyayari yun siya, guys. Hindi masabing stress-free, guys, kasi talagang anytime na stress naman talaga tayo, eh. Kasi, sa mga circumstances, sa buhay. Pero, try natin, guys. Baby dust to all, guys. Andito kami ngayon sa, ano, sa talyer ng kapatid niya. Tapos, after dito, pumunta kami ng Asian store. Tapos, pakita ko sa inyo, guys, yung Asian store dito. And, for now, guys, that's it. Please like and subscribe and comment down below, guys, for more videos. Thank you so much, guys. Bye!